Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pasado alas 2 ng hapon ng mga sandaling iyon. Nakaupo si Zoe sa loob ng van at kasama na naman niya si Ronel na tila bumagal ng pagdadrive. Namamanhid pa rin ng kaunti ang kanyang noo dala ng anesthesia na itinurok doon para matahi ang may kalalimang sugat niya. Groggy pa rin siya dahil kinailangan siyang turukan ng pampakalma. Hysterical na kasi siya nang dumating sila ni Ronel sa ospital at hindi pa rin humihinto ang pagdurugo ng kanyang sugat. Sigurado ka bang nasundo na si Architect kanina, ha, Ronel? Tumawag ako sa office kanina. Nakausap ko si Ma'am Susie. Siya na raw ang bahalang magpasundo kay Architect Espinosa. Siguro yung nakaalis na yon. Dapat kasi nagkausap kami tungkol sa mga minor changes na gustong ipaayos si Sir Ruven doon sa design ng dalawang dining room. Balak sana namin mag-video conference kasama si Sir dahil napadalhan na siya ng kopya ng mga bagong layout. Kundangan naman kasi at nangyari pa ito. Mas makabubuti siguro kung hindi ka na muna magsasalita. Magpahinga ka na lang at iyon ang kailangan mo ngayon. Kung hindi sana dahil sa aksidenteng yon. Napailing na naman siya. Hindi na sumagot si Ronel dahil alam ng lalaki na pinariringgan niya ito. Naiinis talaga si Zoe kay Ronel. Hayo na nga at umuungol na siya sa sakit ngunit may itinetext pa ito ngayon. Pero in all fairness, kahit na ginagawa nito ang pagtetext at kahit groggy pa siya sa gamot, alam niya na nagigilty si Ronel dahil sa nangyari sa kanya. Ni hindi siya iniwan ng lalaki habang nagwawala sa emergency room ng ospital. Si Ronel ang nag-asikaso sa kanya at halos buhati na siya ng isakay kanina sa van para makauwi na sila. Nakita niyang concern na concern ito. Bagay na ma-appreciate naman sana niya kung hindi lang niya alam na ito ang may kasalanan kung bakit siya nasa ospital. Mukhang sisingsisir si Ronel sa nangyari. Nanahimik nga ito bigla at parang ibang Ronel na ang kasama ni Zoe nang lumabas mula sa ospital. Habang bumabiyahe sila ay lalo pa itong nanahimik at tuluyan na siyang hindi kinibo. Gusto pa niya itong ratrata ng sermon. Ngunit lalo lang sumasakit ang ulo niya kapag naiisip ang perwisyong dinanas dahil sa lalaki. Kapag nagbunga nga siya, ay lalo siyang mai-stress at baka lalo pang lumala ang kanyang kondisyon. Kaya pinagilan na lang niya ang sarili. Gustong umidlip ni Zoe kahit na kaunti, ngunit hindi siya makapante sa takot na baka bigla na lang mabilisan ni Ronel ang pagpapatakbo at madisgrasya na naman siya. Pikit-dilat ang ginawa niya sa pagtatangkang matulog, ngunit na natiling tahimik si Ronel at ngayon ay napansin niya na tingin ito ng tingin sa rearview mirror. Kung iniisip mo na may kakarerahin ka na naman, huwag mo nang tangkain, Ronel. Kaunting konsiderasyon na lang at... Zoe? Nagulat siya nang magsalita ito at hindi siya tinawag na mama. Kinini parang may naalala siya na ginawa na rin iyon ni Ronel, ngunit hindi na niya gayong maalala. Hindi rin siya tinignan ito. Ano? Huwag ka magagalit, ha? Ano nga iyon? Kumapit ka ng mabuti. Dali. Anong... Kapit! Kahit masamang pakiramdam nang biglang tinapakan ni Ronel ang selinyador at biglang umarangkada ang van, otomatikong nagpanik si Zoe. Napakapit bigla sa una niyang nahawakan, ngunit kung ano ang bilis ng pag-arangkada ng lalaki, siyang bilis ng pag-break nito. Saka muling tinapakan ang selinyador at paatras na humarurot. Kapit! Huli na, bago makareact si Zoe, naramdaman niyang bumangga sila sa likuran at saka umarangkadang muli. Sinabayan nito iyon ng pagiwang-giwang na takbo sa kalsada. Napatili siya at lalo pang nanghilakbot nang marinig ang malakas na putok na nagmumula sa kanilang likuran. Ibaba mo ang ulo mo! Ibaba mo! Sigaw ni Ronel na kaagad niyang sinunod. Tila bangungot ang mga sumunod na segundo. Umarangkada ng husto ang kanilang sasakyan habang tungong-tungo siya. Hanggang sa tuluyan na siyang mapayup-yup sa sahig ng sasakyan. Sa sobrang takot ay hindi na niya nakayanan. Hinimatay na siya at nabingi na sa lahat ng kaguluhang nangyayari ng mga sandaling iyon. Tatlong araw pagkatapos ng insidenteng iyon. Bumuntong hininga si Zoe. Nakatingin siya sa quarters sa tinutuluyan ni Naari sa turnel. Ang dalawang lalaki ang nakatira sa inabutan na nilang service quarters ng mga stay-in na trabahador noon sa dating nagmamay-ari ng resort.
apat ang kwarto roon. Ginawang tambakan muna ang isa, tig-isa sana sina Aris at Ronel, habang ang isa pa ay ginagamit na temporary living quarters ng mga gwardiya kapag magpapalit na ng shift. Pero sina Aris at Ronel lang ang stay-in. Tiningnan ni Zoeing hawak na bote ng gatas ng kalabaw at sariwang tinapay na gawa mismo sa restaurant ng resort. Ipinabake talaga niya sa kanilang cook ang tinapay para madala sa lalaki ng umagang iyon. Bukod doon pa siyang maliit na basket ng mga prutas. Lahat iyon ay may dala ay para kay Ronel. Hindi alam ni Zoe kung paano siya magpapasalamat sa lalaki, kaya ayun na lang ang naisip niyang paraan. Sukat ba namang tambangan siya ng mga taong inupahan ng kapatid ng may-ari ng resort na naghahabol pa sa property na iyon? Ang akala raw yata ay kamag-anak siya ng may-ari. At kung bakit naman pati sila ay dinadami ng mga ito sa gulo ng pamilya ng dating may-ari ng resort. Kung hindi naging alerto si Ronel na kaagad nakahalata na may bumubuntot sa vanila, malamang malamig na bangkay na siguro siya ngayon. Salamat kay Ronel, ni Galos ay wala siyang natamo. Ngunit hindi sinuwerte ang lalaki na gaya niya. Tinamaan ito ng dalawang bala, isa sa may balikat at ang isa ay humaging sa leeg nito. Ngayon lang din niya nalaman na mga pulis pala ang tinatawagan ni Ronel sa cellphone, kaya nakaresponde kaagad ang mga pulis at natulungan sila. Nag-report na pala si Ronel. May numero na pala ito ng mga pulis. Mabuti na lang at nasa Rivera na sila nang mag-text ang lalaki at nagpakilalang taga-resort. Umaksyon agad ang mga pulis at nahabol sila sa mismong punto na nagsisimula na silang pagbabarili ng mga nanambang sa kanila. Nalaman ni Zoe mula sa statement ni Ronel na napansin na nito kaagad ang nakasunod na sasakyan, kaya hindi na ito nagsayang pa ng panahon. Ang narinig niyang mga putok bago siya hinimatay, hindi na lang pala sa kanila nakatuon ang mga iyon. Pinapuputukan na rin ang mga hinahabol na goons for hire na kinuha para tirahin siya. Napatay ang dalawa sa apat na taong nasa loob ng kotse. Nasa ospital ang isa at nasa presinto naman ang isa. Nagpilit ng lumabas si Ronel ng ospital pagkalipas ng dalawang araw at ngayon ay hayun si Zoe at may bitbit na kaunting pagkain bilang thank you gesture sa lalaki. Bumuntong hininga si Zoe bago naglakad patungo sa silid. Kakatok na lang sana siya nang biglang bumukas ang pinto at lumabas mula sa loob ng silid ni Ronel sis Aris. Punong-puno ng usok ng sigarilyong iniwan nitong silid at nakangiti pa ito habang hawak ang isa pang umuusok ng stick ng sigarilyo. Ma'am, good morning ho. Good morning Aris, ba't ka naririto? Di ba dapat eh nasa CR ka sa room 205 dahil naglilik ang faucet doon? Eh, break time lang po, ma'am. Alas 8:15. Sabi ko nga po, aalis na ho ako. Hindi ko lang maiwan si Ronel at nagpapakamot ng likod. Hindi niya kasi maabot eh. Nagkakamutan kayo ng likod, ha? Lalo pang tumaas ang kilay ni Zoe. Alam niya na nangiain lang si Aris sa loob ng kwarto ni Ronel base sa magmamantika pang mga labi at balbas ito. Aalis na po ako, ma'am. Maghugas ka muna ng bibig at ng balbas mo. Nakakahiya sa mga guest na puro mantika yan. Napahawak si Aris sa bibig at nagmamadaling umalis. Napailing na lang si Zoe. Pagkatapos ay tuluyan ang pumasok sa loob ng kwarto. Good morning ho. Good morning din. Huwag ka nang bumangon at baka dumugo na naman yung sugat mo sa leeg. Ibinaba ni Zoe ang mga bitbit niya sa espasyo sa cabinet na wala pang nakalagay. May dala akong kaunting pagkain para sa'yo, para maging mabilis ang recovery mo. Salamat ho. Ilalapit ko na ba sa'yo para hindi ka mahirapang abutin? Kahit mamaya na lang ho. Sinabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka na munang lumabas ng ospital para nababantayan ka roon kahit na paano. Dito, mag-isa ka lang. Nandiyan naman si Aris, ma'am. Yun na nga. Bad for your health yun si Aris. Kita mo naman, nagpapagaling ka lang ng sugat pero lung cancer pa yata ang madadali mo. Hindi naman ho. Saka may iba namang dumadaan-daan dito para matingnan ako. Ganoon ba? Naisip ni Zoe si Princess at hindi niya alam kung bakit bigla siyang naimbyerna sa isiping si Princess ang nag-aasikaso sa lalaki. Mabuti naman kung ganoon. Ano nang nararamdaman mo? Heto. Ang sakit-sakit pa rin ng katawan ko at hindi pa ako halos makagalaw. Ganoon ba? Ang leeg ko, ngawit na ngawit. I'm sure. Tumangutang mo si Zoe. Parang bubog na bugbog pa ang katawan ko. Nakikita ko nga ang mga pasamo. Ang sakit-sakit ng buong katawan ko. Nasabi mo na nga yan kanina. Ronel? Ano yun? Tigilan mo ng pag-iinarte mo at sabi nung nurse hospital ay naliligaw ka na raw sa nurse station.
Nanlaki ang mga mata nito. Hindi ah. Alam ko na rin na nakakakilos ka na kaya tumigil ka na. Gusto ko lang namang magpasalamat sa ginawa mong pagliligtas sa akin. Although hindi mo pa ako kilala ng husto para itaya mong buhay mo para sa akin. Hindi ganoon yun. Kung mauulit ang nangyaring iyon, gagawin ko pa rin ang ginawa ko para protektahan ka. Waring siguradong sigurado si Ronel sa sagot nito sa kanya. Hindi alam ni Zoe kung paano sasagutin iyon at lalo pang nablangkong isip niya ng samahan iyon ni Ronel ng pagtitig sa kanyang muka. Anyway, kung mangyayari man uli yun, paulit-ulit din ako magpapasalamat. Kung may magagawa ko para sa'yo, well, kung kailangan kong kontakin ng asawa at mga anak mo, mas mabuti siguro na huwag na lang nilang malaman. Pero karapatan ng asawa mo na malamang hindi kami ganong magkasundo nun. Mas mabuti pa na huwag mo nalang ipasabi kung pwede lang. Well, kung iyon ang gusto mo. Actually, may pabor sana akong hihingin sa'yo. Ano yun? Kuwan, ito kasing nangyari sa akin. Kapag umalis ako sa trabaho kong to, baka mahirapan akong humanap kaagad ng malilipatan. Ayoko rin muna ang protection na maibibigay ng resort sa akin. Anong ibig mong sabihin? Baka naman pwedeng huwag mo na muna akong paalisin bilang driver dito sa resort. Ah, alam mo, Ronel, wala naman sana akong problema na ikaw ang driver dito sa resort eh. Pero kung paano ka mag-drive, doon tayo nagkakaproblema. Aayusin ko na hugayan ng kung paano nyo gusto ako mag-drive. Saka na natin pag-usapan yan kapag magaling ka na. Diyan pa lang sa mga sugat mo, baka 2 linggo nang kailangan mong pahinga eh. Hindi kasi ako mapakalik kapag hindi ko malalaman ang desisyon mo. Nakikiusap ako kung pwede sana kaunting konsiderasyon lang. Alam mo, hindi mo na kailangang makiusap. Sa ginawa mo sa akin, utang ko sa iyo ang buhay ko. Paano ako tatanggi sa maliit na hiling na hinihingi mo? Promise, aayusin ko ng pagdadrive ko. Tipong pang DM na. Anong DM? Drive pang matanda. Salbahe ka talaga. Tinapik niya si Ronel sa braso. Ngumiti ito. Ngunit sa isang saglit ay naalala siguro nito ang sukat at bigla na naman siyang inartehan. Aray, naku po, ang sakit. Sipain kita dyan eh. Tuwalan ko na lang kayang asawa mo para bigla kang gumaling. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Sana'y huwag mo akong i-disappoint at ipahiya sa 2 pagkakataon na ibibigay ko sa'yo, Ronel. Hindi ka mabibigo, Zoe. Nagulat siya nang bigla nitong hawakan ng kamay niya saka pinisil ng mariin. Bigla naman niyang hinatak iyon. Ano ba? Pasensya ka na. Ang bango mo kasi, hindi ko napigil. Ang lambot pala ng kamay mo. Isang salita pa't sasampalin na kita. Abusado ka talaga. Hindi makuha ni Zoe na magalit kay Ronel dahil hinahayaan niyang mauto siya ng lalaki ng mga sandaling iyon. Pasensya ka na. Hindi na ako magtatagal. Inihatid ko lang yung mga pagkain. Magpagaling ka ha? Sigurado iyon. Hindi ka na mababalik uli dito. Baka bukas uli ng umaga. Sige, hihintayin ko na lang kung darating ka ha. Magpagaling ka na lang ha. Tumango ito, sabay ngiti sa kanya. Lumabas na si Zoe mula sa silid at hindi niya alam kung bakit hindi niya mapikil na mapangiti. Lalo na lang maalala ang pambabola ni Ronel sa kanya na bamamango siya at malambot ang kamay. Sa huli ay napailing na lang siya at saka naisip na talagang marunong mambilog ng ulo ng mga babae si Ronel. Kahit nga siya hindi makalusot sa lalaki. Ngunit sigurado si Zoe na hindi siya maging katulad din na Princess at Doris na nag-aaway na dahil lang sa lalaki. Hindi iyon pwede sa kanya. Hinding-hindi. Matigas na ulit niya sa isip. Imbes na matanggal sa trabaho si Evan ay naging superhero pa siya ni Zoe. Mukhang may patutunguhan ng 2. Kaya lamang mga kafelisidad, hindi pa rin inaamin ni Evan ang tunay niyang pagkatao kay Zoe. Abangan!